Hi, good morning. Papunta ako ng gym. So, on the way, usually 10 minutes lang naman ng travel time papuntang gym. But I might take the longer route so that I can do a lesson today. Episode 2 na tayo. Ang i-discuss ko ay... Ano nga ba ang mga qualities na dapat meron ng isang writer? Sa akin lang ito ha, baka makakita kayo ng mga libro na nagsasabi na ito ang mga qualities ng isang writer. Pero for me, ito na nga sila. 1. Dapat ang writer matalino. Meron siyang certain degree of intelligence. Kasi napakahirap magsulat. You will create a whole world, a world na may mga characters, a world na may sariling rules. Lalo na kapag fantasy ang isusulat mo, hindi lang world ang isusulat mo, kundi isang universe. Hindi lang characters ang isusulat mo, kundi pwedeng may mga creatures. At bawat character na to ay may sariling pag-iisip, may sariling ideology, may sariling behavior, may paraan ng pagsasalita, etc., etc. Lahat yan kailangan i-consider mo. You have to be a psychologist too, kasi pag-iisipan mo rin kung paano ang behavior ng mga characters mo, kung paano ang iniisip nila at mga nararamdaman nila. Hindi ganun kadali yun. So, kailangan may konti kang intelligent, hindi lang konti. Kailangan matalino ka talaga. Hindi naman kinakailangang college graduate ka para ka makapagsulat. Dahil may mga kakilala akong hindi naman college graduate, pero successful na nagsusulat, at meron din naman akong kakilalang mga nakatapos nga, pero hindi ganun kagaling magsulat, at minsan mas magaling pa sa kanila yung mga hindi naman nakatapos. So isa yon, intelligence. Number 2 is kung matalino ka, dapat din matalino ang puso mo. Dahil dahil yun din ang isa sa isusulat mo, ang nararamdaman ng mga characters. EQ is the ability to understand human behavior. Kung ano ang and what motivates people. Kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na ginagawa nila. So kapag nagsulat ka ng isang character, dapat alam mo kung ano ang nararamdaman niya sa isang given situation, kung paano siya magre-react, iiyak ba siya, tatawa ba siya, magagalit ba siya. So malaking bagay ang empathy. Ang empathy is hindi lang naiintindihan mo kung ano yung nararamdaman ng isang character, kundi naramdaman mo na yon, or as if parang nararamdaman mo yon ang mga emotions na yon. That's empathy. Emotionality is universal. Maaring hindi maintindihan intellectually ang isinulat mo, pero kung effective kang writer o kung mataas ang EQ mo, pwede siyang ma-appreciate sa pamamagitan ng kanyang emotionality. Ang audience, kapag napaiyak mo, napatawa mo, napakilig mo, patatawarin niya ang ilang pagkakamali mo sa ilang bagay sa sinulat mo. In short, ang writer dapat ay chismoso o chismosa. Dapat inaalam niya ang nangyayari sa paligid niya. Dapat lagi siyang on the lookout kung ano yung mga nagaganap sa kapitbahay niya, sa mga kaibigan niya.
At bukod doon, dapat inaalam niya ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na yun. It's not enough na malaman niyang nag-away si Aling Tasing at si Mangkardo. Dapat malaman niya kung bakit sila nag-away. Most of the time, ang writer dapat mas alam ang motivation sa mga bagay-bagay. Para kapag magsusulat na siya, alam niya kung bakit ginawa ng isang character ang bagay na ginawa niya. Diba? Ang sarap, no? Para ka maging writer, kailangan maging chismosa ka. Ang sarap kaya maging chismosa. Dapat din, ang writer nakikinig sa sinasabi ng mga tao. For me, mas importante ring nakikinig sa hindi sinasabi. Kasi, kung ano yung mga sinasabi, baka nagsisinungaling lang, baka nambobola. Kung ano yung mga hindi sinasabi, kadalasan yung pa ang mas totoo. Madalas kong sabihin sa workshop na ang writer ay dapat parang sponge. Alam naman natin ang sponge, di ba, pag ibinabad mo sa tubig, i-absorb niya ang tubig. So dapat ganun ang writer. Be a sponge. Number 4 is where dapat kilala ng isang writer ang sarili niya, ang history niya, ang experiences niya, ang beliefs niya, ang paniniwala niya, ang ideologies niya, ang kanyang political views. Bakit? Dahil ito ang magbibigay ng kulay sa mga sinusulat niya. Tulad ng sabi ko, ang writer ay dapat sponge. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, o kung hindi mayaman ang sarili mo, ang sponge kasi, kapag nag-absorb ng tubig, for example, ang inabsorb niyang tubig ay malinis, pag inilabas niya ang tubig, ay malinis pa rin. Ang isang writer, ang kaibahan niya sa sponge, dapat kapag may inabsorb siya, pag inilabas niya, iba na. May kulay na. Hindi pwedeng kung ano yung na-absorb niya, yun lang ang ilalabas niya. For example, religious kang tao, nakakita ka ng lalaki at babae nag-aaway. Pag ikinuwento mo to, bibigyan mo na to ng kulay bilang religious na, ay, nag-aaway sila kasi hindi sumusunod ang babae doon sa lalaki. Dapat kasi ang babae, ayon sa Bible, ay pumapailalim sa asawa niya. So, nabigyan mo na siya ng kulay. Ang nakita mo lang naman, nag-aaway ang lalaki at babae. Kapag naman medyo ano ka, medyo feminista ka, ang pag nakakita ka ng mag-asawang nag-aaway, sasabihin mo, ang ikukwento mo na siya na tangina tong lalaking to, inaabuso ang babae. Dapat ang babae lumalaban. Laban ka, girl! So, ang mga na-witness natin, dapat nabibigyan na natin siya ng color according sa kung ano tayo. Para magkaroon naman ng flavor yung mga na-witness natin at yung isusulat natin. Kahit natutulog siya, kahit bumabiyahe siya, kahit anong ginagawa niya, yung isip niya naglalaro ng mga possibilities ng kwento. I remember, naisip ko ang kwento ng ikaw naman ang iiyak habang nakasakay ako ng jeep. Magpapark lang ako. Tapos itutuloy ko itong lesson bago ako mag-gym talaga. As I was saying, ang imagination ng writer dapat malikot. Laro ng laro ang isip niya. Kapag ako, sige, sa akin na lang, every time na nagpi-people watch ako, pag nakaupo ako sa isang restaurant, I watch people and I
pinaglalaro kong imagination ko anong character ng taong to, anong backstory niya, anong kwento niya, sinong hinihintay niya, sinong kasama niya. Kunyari, may happy family na kumakain. Totoo kayang pamilya to nung lalaki? Or totoo kayang pamilya to nung babae? So, that way, nakakaisip ka ng mga scenarios, nakakaisip ka ng possible stories. Pag nanonood ako sa news, inaalam ko kung bakit nagpatayan, kung bakit pinatay itong isang character na ito, bakit nagbebenta ng droga ang drug runner na ito. Kapag nagbabasa rin ako ng libro, kapag I'm into it, biglang may papasok sa isip ko na what if ganito ang gawin ng character na ito. Kapag babasahin ko hanggang dulo, tapos kapag hindi ganun ang ginawa ng character, kapag taliwas doon sa sinulat niya, gagawin ko na siyang kwento kasi totally different na siya. I will make it totally different. I make sure na hindi ko siya kinopya. Aanhin mo lahat ng mga nauna kong sinabi na qualities like intelligence, EQ, chismosa, imaginative. Aanhin mo lahat yon if you cannot communicate. Dapat masabi mo ang ideas mo, maikwento mo siya. At may kukwento mo lang siya kapag magaling ka sa language, sa salita. Kapag ang hina mo sa grammar, kapag mali-mali ang grammar mo, paano ka magkukwento? So dapat pag-aralan ng grammar, both English and Tagalog. Naiinis ako sa mga writers na hanggang ngayon hindi alam ang difference ng na mahaba at ng na maikli, ng sina at sila. Kahit ilang beses na ako mag-lecture about balarila o yung Tagalog na grammar, hindi nila, nakakalimutan nila, hindi nila isinasapuso, at inis na inis ako doon. Para sa akin, ang writer na hindi pinagbubuti ang grammar o ang language ay pupunta ka sa gera na wala kang armas or maling armas ang dala mo. Kasi ang language o ang grammar ay ang armas ng writer. Yun lang ang bit-bit niya sa labanan. Kaya dapat kayong would-be writers, mag-aral ng language. Pag-aralan ng language because that is your tool. Kasi mahirap pumasok sa mundo ng pagsusulat. Hindi siya madali. Both doon sa actual writing at saka yung makapasok sa industriya. Parehong mahirap. Grabe ang pagdadaanan ng script mo bago mo siya mapanood. Ngayon, nung nagsisimula ako, walang mga creative consultants. Tulad ng sabi ko, kumatok lang kami ni Cesar sa Viva at nagsabi kaming pwede po ba magsabi ng script? At natanggap at na-produce. Ngayon kasi totally different ng structure ng movie and TV industry. Meron ng tinatawag na mga creative consultants. Kumbaga meron ng editor. So magsisimula kang brainstormer. Ang swerte mo pag nakapasok ang brainstormer. From brainstormer, dun ka gagraduate para ka maging writer, junior writer. After that, senior writer. Kapag siswertihin ka, magiging head writer ka na. Tapos saka ka pala magiging consultant and senior consultant. Kailangan yung... Dapat hindi ka balat sibuyas. Kasi ang pagsusulat ay napaka-subjective. Hindi siya objective na katulad ng any science na or math na 1 plus 1 equals 2. Walang magdududa doon. Pero kasi sa pagsusulat, kapag nagandahan ka, pwedeng magandahan ng isa pa, pwedeng magandahan ng lima,
Pero pwede hindi magandahan ng direktor mo at wala kang magagawa. At naranasan ko to sa set. Tinetape na ang script ko. Ang makeup artist pwedeng may opinion sa sinulat mo. Pwedeng sabihin ng makeup artist, ay, tsaka naman ito. Wala kang magagawa, opinion niya 'yun eh. Pwedeng magkaiba kami ng paniniwala tungkol sa isang subject matter. Kasi ang sinulat ko noon ay tungkol sa mag-asawa na naghiwalay. Siguro hindi siya naniniwala na ang mag-asawa ay dapat naghihiwalay. Eh ako, paniniwala ko, depende sa sitwasyon ng asawa, pwede maghiwalay. So, kapag sinabi na pangit ang script mo, ang sakit nun. Kasi ang pagsusulat ay nanggagaling sa puso. Ang mga karakter sa kwento ay parang mga anak. Tao sila, buhay sila. Para sa'yo, buhay sila. Nagsasalita sila, nag-iisip sila, may nararamdaman sila. So, di ba ang isang tao na may anak, pag sinabihang pangit ang anak, ang sakit-sakit. Ganon din ang isang writer pag nasabihan na pangit ang sinulat niya, masakit. Kung nasabihang pangit ang script ko noon at tumigil ako, nasan ako ngayon, di ba? So dapat kapag magsusulat ka, mararanasan mo masabihan na pangit ang sinulat mo. So kapag sumuko ka, kapag masyado mong dinamdam or masyado kang sensitive, titigil ka, sinong talo? The industry will still be there. Hindi ka hahabulin ng industry. Marami pang writers na hahalili sa'yo. So, dapat kapag pag may nag-comment sa script mo, tingnan mo kung valid. Kapag hindi valid, deadmahin mo. Kapag valid, kapag tingin mo may punto naman pala siya, pag-aralan mo, baguhin mo, at next time, learn from it. So, those are the qualities na para sa akin ay dapat pinoposes ng dapat hawak ng isang writer or meron ng isang writer. Kung meron na kayong itong mga qualities na to, congratulations, pwede kayo magsulat. Kung sakaling namang wala pa kayo itong mga qualities na ito, pag-aralan nyo kung paano magkaroon ng mga ito. Go out and explore para magkaroon kayo ng experience. Pag-aralan kung paano tataas ang EQ or empathy. Pag-aralan ang mga tao. Maging chismosa. Learn how to communicate. Ako, nagugulat yung partner ko kasi bigla ko na lang kakausapin ang takilyera sa sinihan o kaya ang isang sales lady. Madalas nakikipagbulahan ako sa mga yon. Ang sinasabi ko sa kanya is gusto ko lang magpatawa sa isang, kunyari sa isang sales lady. Gusto ko na pag-uwi niya, ikukwento niya, ay nakakatawa yung isang customer ko, ganto, ganto, ganto. Pero ang totoo, patuloy ko pinapractice yung talent ng pakikipag-communicate because for me that's important. Kapag nawala or kinalawang na yung ability mo to communicate, baka maapektuhan ng panulat ko na siyang ayokong mangyari, di ba? So those are the qualities na importante. Meron pa akong mga gustong idagdag, kaya lang parang hindi naman siya qualities. One of which is malungkot siyang trabaho. Mag-isa mong susulatin ang script. Unless meron kang writing partner na all the time magkasama kayo nagsusulat. But it doesn't happen that way eh. Kung meron ka mang writing partner, maghihiwalay rin kayo at magsusulat kayo separately. Or most of the time, solo writing siya talaga. Nasa bahay ka, in the wee hours of the morning, you're still writing dahil meron kang deadline. Ang kasama mo lang ay ang mga character sa utak mo. Habang ang buong production team, kapag ginagawa na ang script mo,
ang dami nila, lagpas silang 100 mula director, assistant director, EP, all of the production staff, all of the actors. During breaks, masaya sila, nagkakainan sila, nagbibiroan sila, nagtatawanan sila. Masaya sa production kahit mahirap yung ginagawa nila. Ang writer, ang writing is a lonely job. Kapag depressive ka, kapag emotera kang tao, tingin ko wag ka na lang magsulat kasi nakakalungkot siya. Ako, sa tinagal-tagal kong writer, hindi pa ako madalas pa rin ako makaramdam ng kalungkutan kapag nagsusulat. Ang pwede nyong gawin is find ways para aliwin kayo in between writing. Kunyari, kapag magsusulat ako ng teleplay, after writing one body or one gap, bababa ko, iinom nung makikipagchikahan sa kapatid ko or manonood ng isang episode ng isang series. So, you can find ways naman to aliw yourself. Ang writer din, dapat nagbabasa ng libro, whether fiction or non-fiction, kasi lalo nitong binubusog ang isip sa mga ideas. Dapat din mahilig siyang manood ng pelikula. Kasi kung gusto nyo magsulat ng pelikula, dapat nanonood kayo ng pelikula. Kasi ito ang mundo nyong gustong pasukin eh. Ang pagsusulat sa pelikula, ang pagsusulat sa TV. Kasi dito nyo malalaman ang intricacies ng isang storya. At saka, nood lang kayo ng nood, whether pangit o maganda. Kapag maganda, alamin nyo kung bakit maganda. Para yun ang gagawin ninyo. Kapag pangit, alamin nyo kung bakit pangit. So that, yun ang iiwasan nyo pag nagsusulat na kayo. Anyway, ang workshop na ito, malalaman naman natin kung bakit pangit o maganda ang isang pelikula o isang storya. So that, kapag manonood na kayo, guided na kayo. Yun. And lastly, statistics sa scriptwriting workshop, usually isa or dalawa lang ang nag-emerge na writer. I don't understand kung bakit nangyayari yun. Ang iba ba excited lang magsulat dahil sa idea ng pagsusulat or nainganyo lang kasi ang magbibigay ng workshop ay si Ricky Lee, or gusto talaga nilang magsulat pero meron silang day job at hindi nila kayang umabsent dahil mawawalan sila ng kikitain for that date, kaya hindi mabibigyan ng panahon ng pagsusulat. Ang writer dapat nagsusulat. A writer who dreams to write and doesn't write is just a dreamer. So, are you a writer or are you just a dreamer? Yun ang alamin mo. Well, anyway, that's it for this episode. Ang next episode natin ay tungkol na sa premise, sa kung paano nagsisimula ang isang kwento. Yun na ang ating lesson proper. Ang episode 1 and 2 ay extended introduction lang ng workshop na ito. So, abangan ninyo ang next episode. And please subscribe. And please share. Mas maganda kung maraming makakapanood ng videos na ito. Kasi kinakarir ko din naman siya, no? So, paki-share naman please. Thank you. Have a nice day.